Lakas mga sar ni Patrick Beverly sa Utah, pinaglaruan tuloy ni Jordan Clarkson. Take over si JC mga pro, pinaya si Pat Bev. Ala Magic Johnson ulit si Kabayan. Utah Jazz versus Philly, no Joel Embiid ng Sixers mga bro, kaya naman inatake agad ng Jazz. Etong ilalim ng Philly, 10-2 run by the Jazz, Lauri Markkanen at John Collins ang dumamid sa opensa. Doon nakatabla ang Sixers matapos bumawi din ng 10-2 run. Halfway mark na ng quarter nang ipasok si JC, asisagad ng naitala ni Clarkson mula sa tres ni Markkanen. Clarkson again mga bro, gandang setup naman para kay Walker Kessler, naisahan ang depensa ng Philly. Solid ang first quarter ni Kabayan, nakapagtala din ng 5 points si JC, driving floater at end one spin move running shot sa last 21 seconds. Patrick Beverly, nice assist ng asar pa sa Utah. Do kontrolado ng Jazz ang laban mga bro, 32-28 end of first quarter. Second quarter, nakailang pasabit sa kalaban si Clarkson, resulting to a free throw. Do perfect sa charity line si Kabayan, 6 of 6. Leading scorer sa Philly si Patrick Beverly with 12 points. Medyo alat pa ang shooting ni Maxi, 3 of 11 sa field. Inangasan pa ni Pat Bev ang bench ng Utah nang maipasok tong tres. John Collins with a back-to-back slam dunk para sa Utah, 15 points para sa isa pang JC. Leading scorer si Lauri Markkanen na may 16 points. Well lamang pa din ang Utah sa halftime, 58-57. Entering the third quarter, lumobo pa sa double figure, 10 points ang lead ng Utah. Led by Lauri Markkanen, nagpaulan ng tres ang stretch big ng Jazz. 3-3 pointers sa third quarter mga bro, 27 points na si Markkanen. Under 5 minute mark nang ipasok si Clarkson, kaso na turnover agad ni JC ang bola na nauwi sa easy dunk ni Kelly Oubre. Natawagan din ang traveling si Kabayan. Hindi magandang panimula sa second half para kay Clarkson. Another turnover para kay Kabayan sa last seconds. Bad pass. Nauwi tuloy sa steal na nauwi sa dunk ni Kelly Oubre. 87-79. Lamang pa din naman ng 8 points ang Utah Jazz. Well, fourth quarter, bumawi si Jordan Clarkson. 7 straight points para umpisa ng opensa ng Utah. Bigla-bigla na lang nagiging flamethrower si JC. Nakakuha pa ng end one layup. Gandang pasa sana dito ni Clarkson mga pro para kay Walker Kessler. Na-foul nga lang sa ilalim. Namagapalalo ang lead dyan ng Utah mga bro na umabot sa 15 points. Another great pass mula kay Clarkson na nauwi sa driving layup ni Sexton. Hirap ang Philly dahil wala ang MVP mga bro, kaya naman sole napanatili ng Utah Jazz ang lead at nakuha na din nilang panalo. Clarkson with 20 point game with 7 assists. Nawakasan na ang suspension ni Draymond Green at pwedeng-pwede nang makabalik sa lineup ng Warriors. Ayon sa inilabas na report ni Shams Charania, nakatulong ang pag-attend ng counseling ni Green sa pag-consider ng NBA tapusin ang indefinite suspension ni Draymond na tumagal ng 12 games. Pero kailangan pa ni Green ng 1 week para magpakondisyon ng katawan. Kaso ang bad news sa Warriors, posible namang mawala ng 4 to 8 weeks si Chris Paul dahil sa natamo niyang hand injury sa last game kontra Pistons. Sa ilalim sa isang surgery si Chris Paul.